Hello everyone! For today's vlog, ito na nga pinaka-aantay ng lahat. Ang aking kilikili reveal, char! Actually, isa talaga yung kilikili ko sa mga insecurities ko sa katawan at hindi talaga ako makapaniwala na ipapakita ko na nga sa inyo to ngayon. Meron kasi mga taong nabiyayaan na walang buhok na tumutubo sa kanilang kilikili pero nako, hindi nga ako isa sa kanila. And isa nga po ako doon sa mga kilikili na may mga namumuong bagyo. Hindi ko alam pero baka sa mga sinasabi ko ngayon, parang ako na nga yata yung gumagawa na ikakaba siya sarili ko. Pero reminder lang din po ito sa lahat na wala naman talagang perfect. Ay gaya niyo lang din po ako at madami nga ako insecurity sa katawan. Pero ngayon nga, ewan ko ba, bigla akong nagka-confidence na ipakita sa inyo at to the rescue naman ng Aesthetic Clinic. At meron nga silang service dito na makakawala permanently ng ating underarm hair. Pero syempre, hindi naman daw ito makukuha sa unang session pa lang. And yung dami nga po na magiging session natin ay nakadepende sa kung gaano kakapal nga yung ating hair. Pasintabi po sa mga nag-uumagahan, tanghalian, or hapunan. Pagpasensya nyo na po yung kilikili ko, yun na talaga yung itsura nun. Hindi ko talaga ma-imagine dahil dati pinagkakatago-tago ko ito, pero ngayon ay nako, nasasama ko na nga sa vlog. Itong procedure nga po na ginagawa sa atin ay diode hair removal. Tulad ko nga po na mataas yung pain tolerance ay wala nga akong naramdaman na sakit. After nga po natin mag-undergo ng hair removal ay nag-whitening na nga rin tayo. Underarm whitening nga po yung tawag nila dito. Sobrang lakas nga po nung flash niyan, sadyang kinakat ko na lang at masisilaw nga din kayo kung isasama ko pa dito sa video. Ay nako, nakaka-first session pa nga lang tayo dito sa diode underarm hair removal. Excited na kagad ako sa second session. And 28 days nga daw yung pagitan, kaya after 28 days ay makikita niyo ulit yung kilikili ko. And dahil nga nagpa-underarm hair removal na rin naman tayo, tinuloy-tuloy ko na nga at ngayon naman yung sa legs ko naman. Lagi ko nga ito ginagamitan ng epilator and lagi makapal nga yung mga bagong tubo ng hair. And ngayon, hindi ko na nga din yung poproblemahin dahil ilang session nga lang ay naku, permanently na mawawala na yung hair dyan. Ako nga po, mataas yung pain tolerance ko kaya wala talaga ako nararamdaman na sakit. Kung meron man, dun lang po sa mga part na merong makakapal na hair. And yung sakit nga po na nararamdaman ko ay yung parang may pumitik lang sa'yo or parang may kumagat sa yung langgam, ganun lang. Malamig po kasi yung ginagamit nila dyang machine kaya nakukontra nga nun yung sakit. Thank you so much Aesthetic Skincare Clinic. Grabe, excited na ako sa magiging transformation ng kilikili ko. Ay nako, kung ngayon nga may bagyo dito, for sure next time may ulan na lang. And kung curious nga din po kayo kung ano ba yung mga ino-offer nila ditong services, pinicturean ko nga at binidyohan ko itong kanilang brochure. Ay nako, kung meron kayong gustong kahit anong pampaganda, name it, lahat nga ay nandito na. Ituloy-tuloy na nga din natin itong pag-aayos ng ating katawan. After naman ng ating pagpapalaser ngayon naman, ay pupunta naman tayo sa isang dental clinic. Ay nandito nga tayo sa Emmanuel Dental Center, located ito sa Lumban. Sobrang mahal talaga kapag magpapadentist ka sa Canada, lalo na kung wala kang insurance. Kaya ngayon nandito kami sa Pinas, ay susulitin na nga namin at mas mura nga yung mga services dito. Kung naalala nyo nga po last time, kailangan kong magpa-root canal and nasa $1,400 nga yung kailangan kong bayaran doon. Kaya sabi ko nga doon sa dentist, ay dito ko na nga lang sa Pilipinas ipapagawa. Fill up nga kami ng mga information dito sa kanilang system. And for today, lahat pala kami ay magpapaklinik ng aming mga ngipin. After nga ni Tita Sara, ay ako naman ang sunod. Ang dami ko din kasing concern sa ngipin ko dahil bukod nga doon sa kailangan kong magpa-root canal, ay binabala ko na nga din ulit na magkaroon ng braces. Gusto ko kasing maitama yung ngipin ko, basta next time ko na i-share sa inyo yan kapag sure na magpapa-braces na ako. Pero this time, magpapa-cleaning nga muna tayo and i-check na nga din ni Dr. Arceo yung aking ngipin. And ngayon ko na nga lang din nalaman na tumutubo na pala yung aking wisdom tooth. And hindi nga naging maganda yung findings dahil may cavity na nga doon na natubo doon. Kaya as soon as possible ay kailangan na nga daw itong bunutin. Alam niyo ba guys, sa 22 years ko na bubuhay, never pa ako nakakapagpabunot ng ngipin. Kaya medyo kinakabahan nga ako about doon pero okay lang yan kasi hindi pa naman tayo magpapabunot ngayon. Pero ang advice nga sa akin ni Doktora, as soon as possible ay paalis ko na nga daw yung ngipin na yon. Bago pa nga daw magkaproblema yung aking wisdom tooth. After maklining ng ngipin ko, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang gusto ko na ulit kumain ng lechon. Char! Bukod pala sa amin nila Papa at ni Tita, ay pati nga sila Sandro and Cassie ay nagpa-cleaning ng ngipin. Medyo kinabahan lang si Sandro nung una pero kinaya din naman niya. Then bago nga kami umuwi, pinakita nga din nila sa amin kung paano nga ba yung tamang pagbabrush ng ngipin. 3 to 5 minutes daw pala dapat. Ay naku, akala ko kasi 3 to 5 seconds lang. Try lang naman muna pa umaganap for today's vlog. Sa mga di pa po naka-follow, please don't forget to follow our page po, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching!